Nagsisimula ang pelikula sa Morocco habang hinahabol ni John ang mga tauhan ng elder na nakasakay sa kabayo. Pagkatapos patayin ang mga lalaking iyon, hinarap ni John ang elder para sa kanyang singsing. Ngunit sinabi nito kay John na wala na ang singsing. In-execute ni John ang elder bago umalis. Sa New York, ipinatawag ng Harbinger sina Winston at Charon upang makilala ang Marquis de Gramont na ipinadala ng high table. Nalaman nila ang pag-execute sa elder at pinagalitan ng Marquis si Winston dahil nabigo ito na patayin si John. Dahil doon, hinatulan at pinasabog ng Marquis ang New York Continental. Si Winston ay itinuring na excommunicado at binaril ng Marquis si Charon sa dibdib. Si Winston ay nananatili sa tabi ng kanyang kaibigan hanggang ito ay namatay habang iniisip na siya dapat iyon. Sa Paris, nakatayo sa park ang isang bulag na assassin na nagngangalang Kane habang ang kanyang anak na si Mia ay tumutugtog ng violin sa park. Si Kane ay tinawag ng Marquis na sundan si John. Sinabi sa kanya ni Kane na siya ay retired na, ngunit nagbanta ito sa buhay ni Mia kapag tumanggi si Kane sa mga utos ng high table. Tumungo si John sa Osaka Continental na pinamamahalaan ng kanyang old-time friend na si Shima Zukoji, kung saan ang anak nito na si Akira ang hotel concierge. Nakipagkita si Koji kay John sa roof ng hotel at nag-agree na bibigyan siya ng lihim na sanctuary. Si Akira naman ay hindi nagtitiwala kay John. Hindi nagtagal, dumating ang right-hand man ng Marquis na si Chedi kasama ang kanyang hit squad upang akitin si John na lumabas at magpakita. Ang sariling mga tauhan ni Koji ang humarap sa mga assassins ng high table. Nang malaman na paakyat na ang mga hitmen sa rooftop, kinuha ni John ang kanyang baril at sinisimulan niyang pinakita kung saan siya magaling. Habang kayang labanan ng mga bantay ni Koji ang karamihan sa mga hitmen ng high table, dumating si Kane at sinimulan ang sarili niyang body count. Nag-set up ito ng mga bitag upang tulungan siyang marinig kung saan gumagalaw ang kanyang mga target bago gamitin ang kanyang espada, baril para patayin ang mga ito. Samantala, lumaban na rin si Akira at pinatay ang ilan sa mga tauhan ni Chedi. Ngunit sa huli ay nabaril siya at nasugatan. Tinulungan si Akira nina John at Koji na makalabas habang patuloy siyang nakikipaglaban. Natagpuan ni Kane si John at tinitingnan ang isa't isa bilang dating magkaibigan, kaya't si Kane ay nag-aatubili na sundan si John, ngunit ginawa pa rin niya para sa kapakanan ni Mia. Sandaling nag-away sina John at Kane bago makalayo si John.
Sa gitna ng mga putok ng baril, isang tracker na si Mr. Nobody, ang kanyang German Shepherd, ay nasa malapit lang at pinatay nito ang ilan sa mga gunmen na humahabol kay John. Gusto rin ni Nobody ang kontrata sa ulo ni John, ngunit sinasabi niya na ang kasalukuyang hit na $20 million ay hindi sapat kaya sa kasalukuyan ay tinutulungan nito si John. Habang tumatakbo palabas si Koji at Akira, nakasalubong nila si Kane. Sila ni Koji ay old-time friends din, ngunit ayaw ni Koji na payagan si Kane na habulin si John kaya nakipag-sword duel sila. Ipinagpatuloy niya ang laban hanggang nag-deliver ng fatal blow si Kane. Hinawakan ni Akira ang katawan ng kanyang ama habang ito ay namamatay at sinubukang kunin ang espada nito upang patayin si Kane. Ngunit pinayuhan siya para hindi na dumanas ng parehong kapalaran ng kanyang ama at sinabi niya sa kanya na magkikita sila muli. Pumunta si Akira sa istasyon ng tren kung saan niya nahanap si John at sinisisi ito sa pagkamatay ng kanyang ama. Sinabi niya kay John na patayin si Kane o siya na lang ang gagawa. Nakipagkita si Winston kay Bowery King kahit alam nilang pareho silang close kay John at maaring magiging target ng mga kalaban. Samantala, ang Harbinger ay nakipag-usap sa Marquis tungkol sa hindi dapat naganap na bloodshed sa Osaka Continental. Ngunit sinabi ng Marquis kung papatayin si John Wick, dapat ring sirain ang ideya na ito ay untouchable at unkillable na tao. Ang Marquis ay binisita ni Nobody na humihingi ng $23,000 contract para sa pagpatay kay John. Tumugon ang Marquis sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanyang kamay at pinapili alinman sa pagbunot ng kutsilyo mula sa kanyang kamay o pagbunot ng kanyang kamay upang malalaman kung saan nakasandal ang kanyang mga ambisyon. Hinila ng Nobody ang kanyang kamay na pumutol sa pagitan ng kanyang mga daliri at ang Marquis nag-agree na i-honor ang kanyang request. Nakatagpo ni John si Winston sa libingan ni Charon, nag-offer ng condolences para sa pagkawala ng kanyang kaibigan. Nais ni Winston na gumanti sa Marquis, kaya sinabi niya kay John na upang mapanalunan ang kanyang freedom mula sa high table, kailangan niyang hamunin ang Marquis sa isang duelo kahit na pinaniniwalaan na ang high table duels ay mga alamat lamang. Ang tanging tao na maaaring suportahan si John sa kanyang pagsisikap ay ang kanyang pamilya, ngunit pinunit na ng Ruska Roma ang kanyang tiket at pinutol ang relasyon sa kanya. Palibhas ay wala ng iba pang paraan, hahanapin niya sila. Bumiyahe si John sa Ruska Roma sa Berlin, kung saan sinalubong siya ng isang putok ng baril ng pari bago itinali ang kanyang lig. Nagkatagpo sila ng kanyang adoptive sister na si Katya, na nagalit kay Johan dahil ang kanyang pagpatay sa elder ay humantong sa pagpapatay ng Marquis sa kanyang ama na si Piotr. Inalok ni John si Katya ng tulong upang ma-redeem ang kanyang sarili. Dahil dito, inutusan siya ni Katya na hahanapin si Kila ng German high table na pumatay sa kanyang ama. Pumunta si John sa nightclub ni Kila, kung saan naroon din sina Kane at Nobody matapos na subaybayan si John. Umupo ang tatlo para maglaro ng baraha kasama si Kila, kung saan nag-cheat si Kila. Hiniwa ni John ang league ni Kila gamit ang isang card habang sina Kane at Nobody ay lumalaban para sa kanilang sarili laban sa mga sanggano. Hinahabol naman ni John si Kila sa buong club sa gitna ng mga walang kamalay-malay na mga kliyente ng nightclub. Hinahabol ng mga tauhan ni Kila si John at natamo nila ang kanilang madugong katapusan. Itinulak ni Kila si John sa isang balkonahe, ngunit hindi ito sapat para pigilan ito. Kalaunan, na-corner ni John si Kila at itinumba ito at nahulog sa hagdanan hanggang nabasag ang ulo sa lupa na ikinamatay niya. Pagkatapos, kinuha ni John ang isa sa mga gold na ngipin ni Kila bilang patunay ng kanyang kamatayan at dinala ito kay Katya na nagalak at tinulungan si John sa seremonya kung saan si John ay hinirang bilang crest ng pamilya at binigyan ng buong suporta para sa paparating na duelo. Bumisita si Winston sa Marquis kasama ang opisyal na challenge document mula kay John para sa duelo. Sa kabila ng pagsisikap na tumanggi ng Marquis,
ipinaalala ni Winston sa kanya na nakatali pa rin siya sa high table at sa mga kaugalian nito kaya dapat niyang ituloy ang duelo. Hinihiling din ni Winston na kung mananalo si John, hindi na siya magiging excommunicado at ang kanyang continental ay hindi makokondena at muling itatayong gaya ng dati at ibalik ang pamamahala sa kanya. Gayunpaman, pinaalalahanan ng Marquis si Winston na siya ang magiging pangalawa ni John kaya kung mamatay si John, ganoon din siya. Dumating si John upang maupo kasama ang The Marquis habang ang Harbinger ang nagpipreside upang pag-usapan ang mga kondisyon ng duelo. Magkikita sila sa Sacré-Cœur sa Paris sa pagsikat ng araw at makikipagduelo gamit ang mga baril. Kung ang alinman sa kanila ang bigong magpakita bago ang deadline, magdeklara agad ng automatic na forfeiture at maging batayan para sa execution. Si Keen naman ang magiging pangalawa ng Marquis at pumayag itong palayain siya at ang kanyang anak kung mapapatay niya si John. Pumunta si John sa isang simbahan upang magbigay pugay kay Helen. Nakipagkita si Keen sa kanya doon bilang kaibigan at sinasabi sa kanya ang tungkol kay Mia at kung ano ang mawawala sa kanya. Kalaunan ay nakipagkita si John kina Winston at Barry King at binigyan siya ni BK ng bagong baril at bulletproof suit. Ang Harbinger ay nagpapaalala sa Marquis kung ano ang mangyayari sa loob ng high table kung siya ay mapapatay ni John. Upang matiyak na hindi makakarating si John sa Sacré-Cœur sa tamang oras, ipinakalat ng Marquis si Chidi at ang kanyang mga tauhan upang sundan ito. Isang radio disc jockey din ang nag-anunsyo sa iba pang nakikinig na mga assassins na may bounty na nakatakda para sa sinumang makakapatay kay John bago sumikat ang araw. Habang papunta si John sa Sacré-Cœur, maraming mga assassin ang humabol sa kanya. Hinarap niya ang mga gunmen sa mga kalye. Kahit nasa traffic sa paligid ng Arche de Triomphe, pinagbabaril ang mga bad guys o hinahayaan silang mabundol ng mga sasakyan. Sinusubaybayan ng high table ang kanyang whereabouts at lalong mas dumami ang assassin na humahabol sa kanya. Pumasok si John sa isang bodega na puno ng bad guys at pinaputukan sila ng mga explosive. Kasabay nito, sinobody na ma-wipe out ang ilan sa mga assassin, nakipag-ugnayan sa Marquis para mag-demand ng mas mataas na bayad. Sa huli, sumang-ayon ang Marquis sa $40 million na contract na humikayat sa mga mas desperado pang mga hitmen. Sa wakas ay nakarating si John sa mga hagdanan patungo sa Sacré-Cœur. Pinatay ang ilan pang mga assassin bago lumitaw si Chidi at tinumba ito pabalik sa hagdanan. Nagpakita si Kane upang tulungan si John na makaakyat at tinulungan din siyang patayin ang mga tauhan ni Chidi. Sa hagdanan, nagkatapat din si Kane at si Chidi hanggang sa tinalo at pinatumba ito ni Kane. Kinagat ito ng aso sa balls at binaril ni Nobody sa ulo. Ang aso naman ay umihi din sa mukha ni Shady. Dumating si John sa duel venue mga ilang sandali bago sumikat ang araw. Hinawakan nila ni Kane ang kanilang mga pistola habang nag-engage sila sa isang makalumang duelo. Parehong tinamaan ang isa't isa ng dalawang beses. Sa ikatlong round, binaril ni Kane si John sa bituka, ngunit hindi nagpaputok si John. Pagkatapos, iniutos ng Marquis na i-claim niya ang coup de grace upang siya ang papatay kay John para wakasan ang paghihirap nito. Kinuha at itinutok niya ang kanyang baril kay John bago pa man sabihin sa kanya ni Winston na siya ay isang arrogante at ipinaalala sa kanya na hindi pinaputok ni John ang kanyang huling round. Huli nang napagtanto ito ng Marquis at pinasabog ni John ang kanyang utak. Pagkatapos, idineklara ng Harbinger na parehong malaya na sina John at Kane sa kanilang mga obligasyon sa high table, bumaba si John sa hagdan at saglit na naisip si Helen at sinasabi ang pangalan nito bago siya bumagsak. Namatay si John Wick bilang isang malayang tao, inilibing nina Winston at BK si John sa tabi ng libingan ni Helen. Sa kanyang lapida, may nakasulat na mapagmahal na asawa, gaya ng hiniling niya. Tinanong ni BK si Winston kung sa palagay nito ay nasa langit ba o nasa impyerno si John, na sinagot ni Winston ng sino ang nakakaalam. Lumayo ang dalawa habang patuloy na binabantayan ni BK ang aso ni John. Lumakad si Kane upang hanapin si Mia at muling makasama siya. Sa hindi kalayuan, nagsisimulang lumapit sa kanya si Akira na balak maghihiganti.